Hey, what's up mga sir? Welcome back sa ating mga balitang basketball kung saan tayo ay naghahatid ng mga mabilisang balita sa loob at labas ng NBA. Pero bago tayo magsimula, i-like muna ang ating video bilang suporta at mag-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Ang bodyguard ni Kevin Durant na bumangga kay PJ Tucker sa kanilang muntikang laplapan sa Game 3 ay sinuspende kung saan bawal nga siyang pumunta sa arena ng Milwaukee Bucks. Ang nasabing bodyguard ni Kevin Durant na si Antoine Lambert ay bawal nga rin pumunta sa Barclays Center bilang dagdag na kaparusahan sa kanya, kung saan itong si Lambert ay kinuha mismo ng Brooklyn Nets upang bantayan itong si Kevin Durant simula nang pumirma nga siya sa Brooklyn Nets noong 2019. At para naman sa head coach ng Milwaukee Bucks na si Mike Budenholzer, ang dapat na ginagawa nga pag may ganitong sitwasyon ay dapat na paghiwalayin kaagad ang dalawang manlalaro at pigilan na lumaki ang sitwasyon. Pero bagkos ang ginawa nga ng security ni Kevin Durant, ay binangga niya pa itong si PJ Tucker na kung isipin ay hindi naman sila naglalapaan, iste nagsusuntukan. At parang doon lang ay nagpanik na nga ito at parang napasobra ata ang kape ni kuyang bodyguard. At samantala sa ibang balita mga sir, parang heto nga ang makatotohanan sa lahat ng mga nauugnay ngayon sa Lakers. Ang trio na DeMar DeRozan, LeBron at Anthony Davis. Sa mga nakaraang buwan ay atin na rin ibinalita na itong Spurs ay handa na ngang makipaghiwalay ng landas dito kay DeMar DeRozan. At may mga usap-usapan nga din nga lumalabas noon na ito si DeMar DeRozan ay hindi na nga masaya sa Spurs. At dahil nga dyan ay malaki talaga ang posibilidad na matuloy ang trade nito sa pagitan ng Spurs at ng Lakers. At bilang kapalit, makukuha nga dito ng Spurs itong sina Kyle Kuzma, KCP o si Dennis Schroeder. At mayroon pang draft pick na isasama. At samantalang nakahanda nga rin ang Lakers na pakawalan itong si Talen Horton-Tucker at magkakaroon ng sign-in trade sa kanya kung sakaling ipapasama siya ng Spurs. At para mismo sa mga executive ng liga, ang naonsyaming trade sa pagitan ng Raptors at ng Lakers ay maari pang ang mabuhay, kung saan noong Marso mga sir ay hindi nga natuloy ang trade na siyang magpapapunta kay Lowry sa Lakers dahil hindi pumayag noon itong si Rob Pelinka na isama itong si Talen Horton-Tucker. Pero sa ngayon nga, handa na ang Lakers na pakawalan itong si Tucker. Pero may iba tayo kung pagpipilian lang kung sino nga kina DeMar DeRozan at kay Lowry ang kukunin ng Lakers. Para sa akin ay pipiliin ko itong si DeMar DeRozan dahil mas bata pa itong si DeMar DeRozan kaysa kay Lowry, which is 31 years old pa lang itong si DeMar DeRozan at 35 itong si Kyle Lowry. At yung pag-uusapan naman ang laruan, malakas itong si DeMar DeRozan, pwedeng sumalaksak sa loob at wala ka rin masabi pagdating sa mid-range jumper at expert nga din pagdating sa ISO play. At kaya mas maganda itong si DeMar DeRozan na kunin ng Lakers kaysa kay Lowry. Pero para sa inyo, sino nga ba ang pipiliin nyo? Si Kyle Lowry nga ba o si DeMar DeRozan? At sa ating huling balita, Talen Horton-Tucker ay magsasanay kung saan sa paparating na summer ay mayroon nga siyang tatrabahuin mga sir. Walang iba kundi ang kanyang jump shot at yun nga raw mismo ang kanyang sasanayin sa summer. At para bang magiging automatic na nga lang daw para sa kanya na magkaroon ng jump shot. At tila para bang nagkataon nga lang na sinabi niya na sasanayin niya ang kanyang jump shot matapos na maugnay nga siya sa mga gagawing trade ngayon ng Lakers sa paparating na summer. At para bang takot ito na isama nga ng Lakers sa kanilang trade na gagawin. At para maiwasan nga siyang isama ng Lakers, ay sasanayin niya ang kanyang jump shot. At samantala, malaki pa rin nga ang tiwala ni Paul George sa kanyang sarili at sa kanyang mga kasama na matatalo nila sa series na ito ang Utah Jazz. Kumbaga, para mismo sa kanya na hindi na nga bago ang Clippers sa 2-0. At tila para bang ito nga ang pamamaraan ngayon ng Clippers kung saan ibibigay nga muna ang momentum sa kalaban. At samantalang sa huli, sila nga ang magdudumina. Pero inamin nga mismo ni Paul George na iba na nga itong Utah Jazz sa kanilang nakalaban na Dallas Mavericks sa first round. Pero gayon pa man, gagawin nila ang lahat upang mabaliktad ang sitwasyon at manalo sa series na ito. At bago tayo magtapos, shoutout muna kay Eric Ben Badiang from United Kingdom. Maraming salamat po sir sa panonood. At shoutout din kay Robert Estrella Vlog from London, England. At shoutout din kay Robert Moncal. Maraming salamat sa pagsuporta. At shoutout kay Joselito Eden from Dumaguete City, Visayas. At yan lang muna ang ating mga balitang basketball. And as always mga sir, mga ma'am, maraming salamat sa panonood.